Mula Hunyo hanggang Nobyembre ng taong ito, umabot na sa halos 60,000 ang bilang ng mga nahuli ng Metro Manila Development Authority o MMDA dahil sa jaywalking. Talaga naman ang ugaling shortcut ni Juan de la Cruz. Maling-mali! Araw-araw ito ang eksena sa mga kalsada natin sa Metro Manila. Ang iba, hindi na alintana ang aksidenteng pwedeng idulot ng pagtawid sa maling tawiran. Kaya dito po kayo sa mga eh. Papasok po ako eh. No choice. Kamadali. Taong 1995 nang magkaroon ng ordinansa ang MMDA laban sa jaywalking. Pero ngayong taon lang nagkaroon ng pantiket para sa mga mahuhuling pasaway. Dapat po nating sundin na pagtatawid po ng karsada, gamitin po ang footbridge kung merong footbridge, kung meron naman pong pedestrian lane, yun po ang gagamitin. Pero ang MMDA, Lunes hanggang Biyernes lang ang trabaho, kaya naman wala nang bantay kapag Sabado at Linggo. Mas marami po kasi ang mga pedestrian kaysa po sa mga tauhan ng MMDA, kaya medyo may kahirapan din pong ipatupad itong aming ordinansa. Kaya talaga pong kailangan namin ng tulong ng mga mamamayan na kung maaari ay obserbahan na lang po itong ating ordinansa. Kapag hindi ginamit ang footbridge, halos 4 milyong piso ang nasasayang na pondo na inilaan sa proyekto. Pero paano magagamit ang mga tawiran kung kaliwat kanan may nakabalandrang paninda? Nako, di ba maling-mali rin yan? Siguraduhin ko po sa inyo na may isang tuloy ng yung mga tao, daan ng mga tao. Ang pagmamadali o pagkahilig sa mga shortcut kultura na raw ng mga Pinoy. Nananawagan din ako sa mga mahilig mag-shortcut. Pwede ba? Kung gusto mong mag-shortcut, sana gawa natin ang paraan na yung mga tao ma-shortcut din ang pagbibigay ng tamang serbisyo para sa kanila. Pagod na raw kasi ang Pinoy sa mabagal na serbisyo ng gobyerno at imbis na gawin ang tama, mas pipiliin ng ilan na makalusot. Pero mahinang katwiran ito para mawala ng disiplina. Kung ngayong eleksyon humihingi tayo ng pagbabago, dapat tayo rin magbago. Ang naninisi, dapat munang manalamin. Maging bahagi kayo ng dapat tamang election, tinatawag na advocacy campaign ng GMA News and Public Affairs. Magpadala lamang ng mga litrato o video ng mga gusto ninyong maitama sa dapat tama page sa Facebook at dapattama.com. Pwede nyo rin gamitin ang hashtag dapat tama sa Twitter at baka ang inyong ipinadala ang maitampok sa mga programang pangbalitaan ng GMA.